Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome back mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, para magbigay sa inyo ng pinaka nakakalungkot pong update ngayon. Marami pong Aldab Nation ang nasaktan, mga mamis, mga titas, mga senyor. Ito na nga po ba ang panahon ng pangbagsak ng Aldab? Ito na nga po ba ang gusto talagang mangyari nila Bossing, Henyo Master Jovi De Leon, Tito Sen at buong nagmamahal kila Mengay at kay Tisoy? Ito na ba ang gusto ninyo, mga nasa loob ng APT at GMA at AAA? Nakakalungkot, hindi lang po ako, punti ang buong Aldab Nation, ang mga mamis, mga titas na nagko-comment sa akin, nasasaktan din po ako mga Aldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, di po ba, umpisa pa lang po, binalaan ko na kayo na may magaganap po talagang ganito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan pong bumango ni Mr. Arjo Ataide para makapirma ng bagong kontrata. Hindi po ba taktika ito? Tamang-tama po. Di po ba kumbaga nag-guess po siya, pinalabas sa 24 oras. Tapos mga Kaldab, yung signing contract, kailangan pang si Main Mendoza po ang magsasalita para sa kanya. Nakakalungkot, nakakadismaya. At yung huling sinabi niya, I love you. Marami pong hindi nagustuhan yon. Pero yung salitang love you mga Kaldab, ginagamit po talaga yan. Kasi yan po ay isang pasasalamat o pagbibigay pugay mga Kaldab, na talagang kumbaga natural lang naman po yung ginagawa ni Main Guy kay Paolo, di po ba, at lahat sa naman po mga Kaldab. Hindi naman po kasi literal na I love you yung sinabi, di po, love you, common sense na lang. Kaya lang siyempre masakit pa rin po kumbaga yung mga sinasabi, mga pinagsasabi po, di po ba. Pero kung titignan nyo naman po at iimbestigan, eksaktong-eksakto mga Kaldab. Yung makikita mo na talagang planadong-planado. Nakakalungkot lang dahil dumating po tayo na kailangan po nating i-boycott ang Daddy's Girls at ang Eat Bulaga na matagal na po nating pinanood simula 2015. Nakakalungkot at nakakadismaya. Pero sabi ko nga po sa inyo mga Kaldab, wala po tayo sa posisyon para gawin yan. Ang tanging magagawa lang po natin ang magingay. Hindi pa po nagbibigay ng reaksyon ang Eat Bulaga o ang APT at AAA sa mga kaganapan ngayon sa Instagram at sa Twitter. Trending po sila at talagang lahat po ng topic naandun. Nakikisabay naman po ang Pep Magazine dahil nga po sa interview kay Mengay sa contract signing po ni Mr. Arjo Ataide. Nakakalungkot, nakakadismaya, pero lagi ko pong sinasabi mga Kaldab, hindi po lahat naniniwala, hindi po lahat talagang pumabor sa sinasabi. Although yung iba nasaktan, yung mga hindi po ganong alam, pero lagi ko pong kayong binabalaan, hindi po ba? Hindi nyo po pwedeng sabihin na Mr. Destiny may ganito palang mangyayari, wala kang ibinabalita. Una pa lang po sinabihan ko na kayo, kaya lang po mga Kaldab, ang pagkakaiba lang po nito, hindi ko po ine-expect na ganito po yung mangyayari. Ang alam ko lang po kasi mga Kaldab, yung mangyayari, talagang hindi siya, masasabi natin na hindi talaga ganito ang ine-expect ko. Kaya lang may biglang dumating na ganito, kaya nalungkot po talaga ako. Yung babala na ibinigay sa atin, yung babala na sinabi ko sa inyo, hindi po talaga totally na ganito po yung, hindi ko talaga totally alam mga Kaldab na ganito po talaga yung mangyayari. Ang ine-expect ko lang mga Kaldab, kumbaga ba't ganito, di po ba? Kumbaga sana naman kahit papano, inintindi nila Bossing, kaya lang wala ko lagi sa posisyon. Talagang ang hinihintay ko lang ngayon mga Kaldab, yung kung ano nga po ba yung rason, kung ano nga po ba yung dahilan kung bakit napapayag si Mengay na magpa-interview sa
ABS-CBN. Eh sa bagay po, mga kaldab, si Mr. Arjo Atayde naman po ay nagpa-interview rin naman po sa 24 oras. Kaya nakakalungkot na nakakatuwa. Nakakatuwa dahil nagkaalaman na yung mga talagang taong nagmamahal kay Mengay ay nananatili. Hindi ko po sinasabing lahat ng Aldab Nation ay tumiwalag na. Kumbaga, sinasabi ko po ito kasi napakarami pong komento sa social media. Sabihin na natin yung iba doon, dami. Sabihin na natin doon yung iba nagsasabing Aldab Nation ako, pero umami na sila. Kumbaga, mag-move on na kayo. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Madali pong sabihin yan kahit ako kayang-kaya kong sabihin yan. Pero kung may mga part po ba na umami na, may part po ba na natin nagsabi, konting, kumbaga, common sense na lang po. Hindi ko po sinasabing walang, kumbaga, walang mga issue sa dalawa. Napakarami po. Pero, kumbaga, ako kasi, mga ka-Aldab, umaayon po ako sa nagbibigay sa akin ng update sa mga taong tinatanong ko. Nire-respeto ko po yun at ginagalang ko. Hindi naman po kasi ako lolokohin at hindi naman po ako papaasahin sa wala. Di po ba, sabi nga nila, Mr. Destiny, kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung pinaninindigan mo, eh susuportahan ka namin hanggang sa uli. Hindi naman kami mawawala at lagi kaming nasa likod mo. Kaya po medyo lumalakas pa rin po loob ko dahil sa mga taong yon. Dahil sa mga taong sinasabi nila yung mga dapat nilang sabihin. At yun naman po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi sabi ko nga po, ano man ang mangyari, nasa likod po ako ng True-Blooded Aldab Nation. Ano man ang desisyon ninyo, susuportahan at susuportahan ko yan. Kaya nga po, hindi ako mag-a-update ng Itbulaga. Hindi ako magbibigay muna ng mga pahayag sa dalawa. Maliban lang po sa mga mapukuha nating impormasyon. Ngayon ay kumbaga tututukan po muna natin, aalamin ang lahat kung bakit nga po ba pumayag yung mga bossing ng management ng Aldab. Hindi po ba kasi parang nangyari nito, mga Aldab, eh lumipat na lahat yung mga fans nila Mengay at Tisoy kay Alden Richards. Na yun talagang gusto, hindi po ba, boycott sa movie nila, boycott sa kaliserya ni Alden. Talagang kumbaga pinapakita lang naman ng fandom na to ng Aldab kung gaano kami karlakas, kung gaano karami pa rin ang sumusuporta sa Aldab. Pero lagi ko nga pong sinasabi na kung sa tingin po nila ay nanalo sila pansamantala lang, kumbaga nasa atin pa rin po ang huling halakhak. Yan po yung laging tatandaan at iisipin ninyo, lalong lalo na po hanggat na andito po si Mr. Destiny at ang buong Aldab Nation ay hindi po tayo patitinag hanggat nasa likod ko po kayo at nasa ako po ang magbibigay lagi ng pinakamagandang update. Hindi po tayo titigil mag-imbestiga, magtanong kung ano nga po ba talaga ang nangyari at bakit nga po ba napapayag sila Bossing Vic Soto, Henyo Master Joey De Leon. Yan po yung pagtutuunan natin ng pansin, mga Aldab. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, a True-Blooded Aldab Nation ka, eh consider na kita ang bagong subscriber. At huwag mo kalimutan i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas, sa mga tao pong nagmamahal, kina Main Paul Kerson at Alden Mendoza. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang True-Blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to.